Dito ako ngayon sa Gregorio Perfecto High School sa Rica 4, Tondo, Manila, kung saan nagkagulo yung mga botante kanina. Ang paliwanag kasi, itong eskwelahan ay pinagsama-sama yung iba't ibang barangay, yung barangay 18, 19 at 20 sa isang eskwelahan. Kung kaya yung mga botante ay may mga sumisingit sa mga pila. Yung iba, kanina pang alas 7 ng umaga o alas 6 ng umaga ay nakapila na, pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa nakapapasok sa presinto at nakaboboto. At kanina, nung nagkaroon ng tulakan, ay ilang mga butante ang bahagyang nasugatan sa paa. At ayon nga dito kay Lieutenant Junior Grade Keith Liwag, ang hepe nitong Joint Task Force NCR dito sa Gregorio Perfecto School, ay walang disiplina yung mga butante. At ang kanyang binabanggit, yung mga kabataan pa ay nagkakatuwaan habang nagkakatulakan. Ang kanyang binabanggit, dahil sa walang disiplina, ay yan ang naging epekto, yung ibang mga butante ay nasugatan. Hanggang sa mga oras na ito ay marami pa ang nakapila sa labas nitong eskwelahan at naghihintay na makaboto. Tingin namin hindi talaga kaya ng siguro ang recommendation kasana is hinati. Ano oras pa kayo pumila dito? Alas 7 po, galing pa po ako ng trabaho, wala pa akong tulog. Bakit hindi pa kayo nakakaboto? Eh ang haba po naman, mga iba ko sing ito eh. Hindi ho maayos eh. Hindi rin kaya ng mga pulis, hindi rin kaya ng mga barangay. Ano yan ma'am, nagkakasingitan? Opo, iba, nagkakasingitan. Mula rito sa Maynila, Chona Yu, Radyo Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.